Hi mga chubaners. Ngayon lang ako parang hindi masaya habang gumagawa ng video na ito. As you can see guys, wala akong ka-makeup, wala lahat. Kasi 2 hours na lang magla-lockdown na dito sa Metro Manila, sa NCR. So, dito sa Quezon City ako nakatira and our mayor declared na ng, as far as I know, narinig ko kagabi yun sa balita na magkakaroon na ng state of calamity. Nag-declare na siya ng state of calamity. So, ngayon yung pondo para sa calamity, magagamit na. Explain ko yun. Kasi ganito yan. As being part ng government at nasa financial aspect ako, hindi kasi basta-basta pwede maglabas ng pondo. Akala siguro ng iba, porkit nagkaganito, kailangan makapaglabas agad ng pondo. Guys, hindi ganun. Ina-explain ko na sa inyo. Naalalaman nyo naman siguro sa mga hindi nakakaalam. Diba, nakikita nyo na may budget hearing sa kamara, may mga ganyan na pinagtatalunan and everything para sa next year pondo. At hindi lang basta-basta sasabihin mo lang na gusto ko ng pondo na 2 million tapos. Hindi ganon. Kailangan nakasaad doon kung ano yung paggagastusan mo ng 2 million at depende sa approval yon. And kapag nagastos mo na yun, the next year, kasi ngayong year yun i-approve, next year, subject for audit pa yon ng COA. So, ang akala siguro ng iba, purkit nagkakaganito, akala nila pwedeng basta-basta maglabas ng pondo. Depende po. May pondong nakalaan, like for example, 5 million, may pondong nakalaan doon para sa calamity na hindi na sinasabi kung para saan. Basta alam na calamity yon. So, yun, hindi pwedeng ginagalaw. May part doon sa calamity na hindi pwedeng galawin. Kasi, nagiging pondo yon. Para kapag nag-state of calamity, yun talaga, pwede nang galawin. So, kunwari, for example, ang calamity fund ng gobyerno, like for example, ang barangay is 1 million. 30% ata doon is, I don't know if I'm right, 30% ata doon is dapat nakatabi para sa state of calamity na na-declare. Ngayon, kung walang nangyaring ganun that year, matatabi yung pondo at ma-free siya for 5 years. Meaning, hindi pwedeng galawin. Pwede lang siyang galawin after 5 years. Gagalawin, kunwari, 2015 yon hindi nagamit. Ngayon, 2020, pwede nang galawin at kailangan subject for approval ulit kung saan gagamitin yung pondo. Babalik siya sa general fund. So, akala siguro ng iba, ganun-ganun lang yung pagre-release ng pera. Guys, hindi po ganun. Okay? Kaya wag agad-agad nating hanapan ang gobyerno na sana may libreng alcohol, sana may libreng gamot, sana may libreng ganyan. Guys, kung hindi yun naka-appropriate last year na na-approve yung budget, hindi yan nakalagay kasi kagaya nito yung nangyayari sa atin, hindi naman po ine-expect yung ganito. So, kung hindi siya naka-appropriate, hindi basta-basta pwede maglabas ng pera. Okay, sasabihin ng iba, may nakausap ako, ang sabi niya, pwede naman siguro ngayon tapos i-budget siya next year. Guys, hindi ganun. Ngayon ang resibo mo, next year ilalabas. Paano ka sa COA? Diba? Hindi pwede yung ganun. Ganun kahirap paglabas ng pondo. Maglabas ng pondo sa gobyerno. So, doon na tayo. Na-explain ko na sa inyo na hindi ganun-ganun. So, since ngayon, nag-declare ng state of calamity itong Quezon City, yung budget for this year, na kahit hindi mo ina-appropriate, kung para saan mo gagamitin, basta sa calamity, pwede. So, hindi ko alam kung paano gagamitin. May naririnig ako dito sa barangay namin, but hindi ko sure. Kasi wala naman ako dun sa council meeting nung sinasabi yun or kung ano yung magiging pangyayari. Pero still, gagamitin yun for the calamity. So, bakit ako nalulungkot? Obviously speaking. Nagkaroon nun ng martial law, pero natapos siya. Ilang taon pa lang ako at wala akong ka-idea kung ano nangyayari. Dahil lang alam ko lang noon, kumakanta lang ako ng kanta na parang magkaisa ganyan yung kanta.
86, that's 86 ata. At ilan taon pa lang ako nun. Yun lang ang natatanda ako. So ngayon, yung parang mangyayari is parang martial law. However, guys, mas drastic ito sa martial law. Bakit? Yung mga tao, sinasabi ko na ha, na matitigas ang ulo, guys, tandaan ninyo, wag naman ngayon. Kasi dati, nung martial law, alam ko sa napapanood ko sa movies, pag matigas ulo mo, ikaw lang ang madadali. Guys, hindi ganun dito. Pag matigas ulo mo, ayaw mong sumunod sa gobyerno, tandaan mo, pag uwi mo ng bahay, pwede kang makahawa. At sana maging call na to, or maging wake up call to sa mga matitigas ng ulo na ipagpipilitan ng human rights daw nila. Tandaan nyo, pag kayo nagkaroon ng sakit na ito, ng COVID na to, COVID-19 na to, pag kayo na quarantine na, or nilagay na kayo, in-exempt na kayo sa mga healthy na tao, tandaan nyo, pag hindi kayo gumaling, that time pa lang, hindi mo na makakausap personally. Personal ha, as in, harapan ang mga tao sa buhay mo. At pwede kang mamatay mag-isa. At kapag ibabalik ka na hindi ka naman pwedeng pagburulan, ibabalik ka na nakakremate sa pamilya mo. Ganon kahirap ito. Like ang martial law, alam ko nun, pwede kang iapila, tas makukuha ka pa, or pwede ka pandalawin. Naiintindihan nyo? Kapag nakuha ka, to hindi. Kaya hanggat maaari, guys, huwag matigas ang ulo. Sumunod tayo. Alam ko may pinanukala ng curfew. Binalita na kanina. May curfew daw starting tomorrow, 15 of March, na from 8 p.m. to 5 a.m. Walang masyado na, wala na talagang lalabas kung wala namang essentials na gagawin. Alam nyo naman na siguro kung ano yun, kung hindi importante. Pero pwede kung nagtatrabaho ka, kung pauwi ka sa trabaho, or may bibili ka na talagang importante, pero subject ka for kung ano man ang tanong sa'yo. So guys, ito lang. Ano ba naman yung konting hirap ngayon? Kaysa pagsisiyam pa natin sa mga susunod na araw, buwan. Sa mga nakapag-stock ng pagkain, guys, ito naman ha, matuto naman kayo. Baka isipin naman kasi no iba, ay nakapag-stock, alam mo yung mga iba na hindi naman gumastos eh. Nag-stock ang magulang nila, nag-stock ang kapamilya nila. Basta lang sila kung pasensya na, kung lalamon na lang, ganyan. Guys, hindi ganun. Yung stock na yan, gagamitin nyo. Pagka, para sa akin. Pagka wala na talagang mabilhan. Meaning talagang hindi na pwedeng lumabas. Mag-online na lang. Ayokong dumating sa point na yon. Hanggat maaari, guys, yung stock nyo is stock nyo. So, kung may mabibili pa kayo sa labas, may pera pa kayo, might as well ganun na muna ang gawin nyo. Kasi yung stock nyo yan, para kung sakasakaling bawal na talagang lumabas, delivery na lang lahat. Ayoko sanang dumating sa point na yon. Kaya, please, huwag matitigas ang ulo. Wala pa tayo sa 1,000 na nagkaroon ng sakit. Please sana wag nang mas mataas pa hanggat maaari. Alam ko naman tataas pa pero wag sa napaka-drastic na wala nang labasan na kailangan i-lockdown pati mga barangay na hindi na pwede lumabas, delivery na lahat. So wag matigas ang ulo, guys. Please. Yung stock na yung gagamitin nyo pag bawal na halos. Tapos, ito pa. Ngayon pa lang nung nangyari kasi yon na nagbalita si President Duterte. Nagulat ako, syempre, na shock, natakot. Pero after kong mapanood, nagsisink in na sa utak ko. Pasensya na, naiyak talaga ako. Halos hindi ko maubos maisip na parang bakit nangyayari to ngayon. Yung nakikita ko lang sa movie, yung napapanood ko lang sa movie. Tapos, ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo sa mga taong frontliners, police, militar, mga nasa health, mga mag-volunteer, yung mga taong nagsasakripisyo para sa inyo, sa buhay ng mga tao, mga nagtatrabaho,
sa opisina na kung gusto in Manila, ayaw na nilang pumasok para hindi makuha yung virus at madala sa pamilya nila, lalo na yung mga bata. Pero kailangan nilang pumasok kasi walang pera. Lalong-lalo na dun sa mga frontliners nga na nagpapatupad ng batas. Na nagsisigurado na maging maayos tayo. Yung mga politiko na nandiyan talaga, na handang, alam mo yun, not political aside, pero yung mga talagang nandiyan para sa bayan. Hindi yung mga dalak lang ng talak noon, tapos ngayon, mga nakatago na sila. Na hindi natin alam baka nasa mga probinsya na sila at mga nasa hasyenda nila, or hindi ko na alam, basta ganun. So, ngayon pa lang, in behalf sa mga tao ng Pilipinas, para sa akin, nagpapasalamat na ako. Kasi guys, sana malagpasan natin to. Hindi ko alam kung balang araw, aabot man na nagbibideo pa ako sa inyo. Hopefully, tarsal ako na hindi ako magkaroon. At saka, ginagawa ko na lang, minum talaga ako ng mga vitamins. Tapos, kung sakasakali na may mga plema or something, or magkakaubo or ano, binabanatan ko na agad kung ano man ang gamot. So, sana hindi ganun kadami ang maapektuhan. Sa mga matitigas ang ulo, sana hindi dumating sa buhay nyo na tsaka lang kayo matatauhan pag may namatay na sa pamilya nyo. Hanggat maaari, guys, please, sa mga taong mas marunong pa or piloso po, huwag na kayo mandamay. Hindi ko sinasabing okay lang na mamatay kayo. Pero kung iririsk nyo yung buhay nyo, huwag nyo na lang idamay yung mga pamilya nyo. Kasi hindi nyo kasi siguro nagigets. Naisipin nyo na lang. Akala nyo okay lang kung kayo mamamatay. Pero hindi nyo naiisip na kahit papano may masasaktan pag nawala ka. So sana sumunod tayo sa gobyerno. Sumunod tayo sa mga nakakaalam. Ayokong mangyari yung nakikita ko sa mga documentaries na wala nang labasan. Na kinakatok na lang sila, tinatanong kung may sakit, tas tinatanong kung ano kailangan, tas minsan kukontakin, tas yung iba na problema na kasi ang sahudan nila, arawan lang sila. So, doon sa mga walang budget, hindi ko sinabing wala ako or meron ako. Basta, doon sa mga talagang alam nating hirap, yun, naiisip ko kawawa. Sa mga namamalimos sa kalsada, sa mga talagang isang kahig, isang tuka, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Hanggat maaari sana may mag-shelter sa inyo. Hanggat maaari sana tulungan tayo ng Diyos na makaraos. Hindi kayong magkasakit. Ayokong dumating sa point na ganun. Na makikita mo na lang na marami ng patay. Naririnig mo. Tapos marami ka ng na lahat tayo affected kasi may mahal tayo sa buhay na namatay because of this virus. Family, friends, kahit kakilala. Hindi siya maganda. Kaya please guys, matuto tayong sumunod. Huwag mo na matigas ang ulo. Isang buwan lang naman ang hinihingi ng gobyerno. Sakit magsalita. Pero hindi ko nga alam eh. Sinasabi ko na sa inyo. Alam ko hindi naman ano tong video na to, nabihira lang ang manonood. But, however guys, sinasabi ko na. Paulit-ulit, matutong sumunod, magdasal, tanggat maaari, ingatan nyo yung sarili nyo. Pag iningatan nyo yung sarili nyo, iniingatan nyo rin lahat ng taong nakapalibot sa inyo. So guys, see you to my next video. Keep safe, guys. Bye-bye.